Hi guys, good morning po sa ating lahat mga ka-idol. Kung makikita nyo po mga ka-idol dyan sa screen, isa po yung mga ka-idol sa mabigat na violation dito po sa ating Facebook. Ito po mga ka-idol ang limited originality of content violation. Kapag kayo po nagkaroon nito mga ka-idol, ay maaari po maapektuhan ang inyong mga monetization tools sa inyong Facebook. Kahit po kayo dyan kumikita ng mga ka-idol, once po na nagkaroon kayo ng ganitong violation, ay hindi na po kayo magkakaroon ng kita. So, paano nga ba nagkakaroon ng ganitong violation? So, basahin po natin mga idol. So, kagala mo to, mega shout out po sa iyo. Sabi dito, shared content that was unoriginal or repurposed content from other sources with limited added value. Pages can only monetize content that's original or meaningfully enhanced. If your page had no role in creating a piece of content and doesn't meaningfully alter its source, that content violates our limited originality policy. Below are example of the most common behavior flag or limited originality. So mga idol, madalas po nagkakaroon ng ganitong violation kapag nag-upload po kayo ng hindi original na video. So halimbawa mga idol, kumuha kayo ng mga downloaded video sa YouTube and then in-upload mo po sa inyong Facebook page o kaya sa inyong Facebook profile. So, maaari po kayo magkaroon ng limited originality content or unoriginality content. Ibig sabihin, magkakaroon ka rin po ng mabigat na violation na kung saan maaari pong maapektuhan din ang inyong mga monetization tools po. Pangalawa mga ka-idol, meron pong naguguluhan dito. So, linawin po natin ito. Di ba mga ka-idol, yung isang video in-upload mo sa iyong Facebook profile. Tapos, yung video na yon sa'yo talaga. Then, in-upload mo rin yung idol sa inyong Facebook page. Magkakaroon nga ba ng ganitong violation? Yes, pwede po kayo magkaroon pa rin ng violation na ganito kasi re-uploading po yon na kung saan kahit po sarili nyo yung video yon dahil in-upload mo na yan ng idol sa inyong Facebook profile, in-upload mo pa rin sa Facebook page, pwede ka pa rin po mga idol magkaroon ng violation na limited originality of content. Kasi mga idol, na-upload mo na siya sa main FB mo. Lalo-lalo na mga idol kung ikaw po ay monetized channel na. So, bawal na bawal yun. Kasi parang kumbaga saan na inaabuso natin yung Facebook na kung saan yung main FB kasi tsaka Facebook page, iisa lang kasi yan. Pero kung sa ibang platform mo yung idol i-upload, walang problema yon. Pero kung sa Facebook profile mo tapos i-upload mo pa siya sa Facebook page, re-uploading talaga yung mga ka-idol. Pwede po ninyong gawin mga ka-idol ganito. Di ba po mga ka-idol, nag-upload po kayo ng long-form video sa inyong page o sa profile. Ngayon mga ka-idol, di ba po meron po tayong reels o shorts video. Kukuha po kayo mga ka-idol doon sa long-form video nyo ng 90 second, i-upload nyo po yung mga ka-idol doon sa reels. Halimbawa, page, doon mo in-upload yung long-form video, doon mo rin po mga ka-idol i-upload ang 90 second mo para sa reels. Okay, pero yung shorts video nyo yun, hindi nyo po pwede yun i-upload doon sa profile. Dapat kung saan mo in-upload yung long-form video, doon mo rin po i-upload yung kinuha mong 90 seconds sa long form video para may upload siya sa Reels. So, ganun po mga ka-idol, okay? And the last mga ka-idol, okay lang kung hindi mo sariling video. Pero kailangan mo i-edit talaga yan. Na kailangan kayo pa rin po ang nag-aagaw pansin sa mga viewers. Hindi pwede na yung hindi nyo pag-umayaring video, yun pa rin ang nangingibabaw sa mga viewers nyo. So, magkakaroon ka pa rin po mga ka-idol ng ganitong violation na limited originality of content. So, kung gusto mo na hindi mo pag-umayaring video, so kailangan mo pa yung mga ka-idol enhance, kumbaga i-edit mo pa talaga na ikaw yung mangingibabaw doon o ikaw mag-highlight sa video mo yun kahit po meron kayong sinama na hindi nyo pag-umayaring video. So, pwede yun ma-monetize dito sa Facebook. Okay? Pero ang pinaka-advice ko, mas maganda, sariling mong video, sariling mong audio. Talagang hindi ka magkakaroon ng problema doon. Kasi mga ka-idol, kung mapapansin nyo po mga ka-idol sa baba, how this affects your page, yung in-streams ad niya mga idol naging pula na. So, you can earn money from your videos. Ibig sabihin mga idol, hindi ka na pwedeng kumita sa mga video mo kasi na-demonetize na siya. So, you've lost the ability to earn money from in-streams ads. So, ibig sabihin mga idol, nawala nga ng kita dito sa tools na in-streams ads. Yung in-streams ads po kasi natin mga idol, ito po yung mga long-form video na in-upload nyo sa inyong Facebook feeds. So, sayang, na imbis dapat kumikita kayo dyan, ay hindi na dahil sa isang violation nyo po ay nawalan po kayo ng chance na kumita dito sa tools na in-streams ad. So sayang naman. Kaya sa lahat po ng mga baguhan, lahat po ng mga nag-vlog, so sana sundin po natin yung policies dito sa Facebook
community guidelines, partner monetization policies, and content monetization policies. Basahin niyo po yun. Nasa ganun po, hindi po ito mangyari sa inyo. So, yun lang mga idol, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito. At kung nagkaroon ka ng idea, share mo ang video ito na sa ganun, magkaroon din po ng idea yung inyong mga Facebook followers, Facebook friends, ang inyong mga family friends. Magkaroon din po sila ng idea dito as in ma-aware po sila para hindi po mangyari dito sa kanila. And syempre, huwag na huwag mong kakalimutan na i-click ang follow button sa baba para lagi kang updated sa lahat ng mga tutorials, video ko na i-upload dito sa aking Facebook page. And syempre, ang aking YouTube channel po pala mga idol ay ang Ranjo Duway TV. Ayan, sana po supportahan nyo rin po ako sa aking YouTube channel. So yun naman po, God bless po sa atin lahat.